Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong reaction video atin pong gagawin ngayon mula po ito kay Jing No Boundaries. Ang title po nito, Nakakakilabot PBBM Viral Matapos Sugurin ng Makapangyarihang Tao sa Buong Mundo. Grabe, bakit? Sino to? Kung di ka pa po nakasubscribe sa channel ni Jing No Boundaries, nasa description po ang link na kanyang video para makapagsubscribe kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Breaking news! Naku po, finish na talaga. Confirm ba to? Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos maisiwalad sa lahat ng sambay ng Pilipino ang kanyang pangmalakasang pasabog. Paano ba naman kasi, mga kababayan, sinugod lang naman siya ng isang pinakamataas na opisyal sa buong mundo. Yes, mga kababayan, legit na isang mataas na tao ang mismong nagbiyahe ng pagkalayo-layo papunta lang dito sa Pilipinas para makipagsanid pwersa sa ating Pangulong BBM. Dito talaga inggit na inggit ang mga ibang leader ng bansa, mga kababayan, dahil yung mga malalakas na tao ang pilit na sumusugod dito sa Pilipinas para lang makausap ng personal ang ating mahal na Pangulong BBM. Pagpapaigting sa bilateral na relasyon ng dalawang bansa, climate change, pagpapatatag ng ekonomiya, enerhiya, digital connectivity, mabuting pamamahala, kalakalan at pamumuhunan, teknolohiya sa agham at kalawakan, at kooperasyong pandagat at seguridad ang kanilang mga pangunahing kinalakay. Grabe no, ang dami nun no, palakpakan natin. Ang daming proyekto ang isinusulong ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. At curious na rin po ako kung sino po itong mataas na leader na to no, sa buong mundo rin, sinasabi ni Jing No Boundaries. Diretso natin. Grabing kabigat naman itong balitang to. Kaya naman talagang very interesting at kaabang-abang. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in, nagpahayag ng kanyang pasasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon August 22, 2024 kay European Union Ambassador to the Philippines Luke Serge Gustave Eugene Riveron para sa kanyang tungkulin sa pagkamit ng much deeper interconnection sa pagitan ng Pilipinas at European Union. So European Union pala, no, palakpakan natin. Ibang level po talaga yan, no? Masasabi natin, ano yan, mataas po talagang tao yan sa ano, kasi European Union po yan. Napakatindi po niya. Kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang ambassador noong November 2020, dumating si Veron sa Pilipinas noong December 15, 2020 at ipinakita ang kanyang mga credentials sa Malacanang noong February 10, 2021. Bago ang kanyang appointment, si Veron ay humawak ng iba't ibang posisyon sa European External Action Service at sa mga European Commissions. Sa panawagan kahapon, iginawad si Veron ng Order of Sikatuna ng mga ranggo ng Grand Cross, Silver Distinction para sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa pagpapalakas ng relasyong bilateral ng Pilipinas at European Union. Binanggit din sa citation ang mga pagsisikap ni Veron sa pagpapatapos ng maraming kasunduan sa kooperasyon, lalo na sa larangang kooperasyong pangkaunlaran upang suportahan ang mga prioridad ng Pilipinas sa mga larangan ng pagbabago ng klima, isang green at matatag na ekonomiya, enerhiya, digital connectivity, mabuting pamamahala, kalakalan at pamumuhunan, teknolohiya sa agham at kalawakan, at kooperasyong pandagat at seguridad. Masasabi talaga nating big time, no? Masasabing hindi basa-basang tao, ang taong to na galing po ng European Union, pinarangalan nga ni Pangulong Bongbong Marcos, no? At syempre po, palakpakan din natin yung Pangulong Bongbong Marcos kasi parang ngayon lang po talaga natin na kita na ang ating presidente o ang ating bansa ay dinandayo po ng mga malalakas na leader ng iba't ibang bansa. Parang yung mga nakaraan po ay wala po tayong namabalitaan ganito. Ngayon po talaga dinudumog ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Kasi nakikita po talaga ng buong mundo na ang lakas po talaga ng karisma ng ating Pangulong Bongbong Marcos at talagang nakikita po nila yung sipag ng ating Pangulo sa pagtatrabaho niya. At talagang friendly, super ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Para sa kaalaman ng lahat,
Ang European Union ay isang matatag na katuwang sa pagpapaunlad ng Pilipinas sa pagkamit ng mga layunin nito sa pagunlad at pagpapalawak ng suporta sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa proseso ng kapayapaan at pagunlad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tungkol naman sa isyu ng West Philippine Sea, nagpakita ang European Union ng malakas na suporta para sa Pilipinas kasunod ang mga agresibong aksyon ng China sa mahalagang daluyan ng tubig. Lahat na talaga, against na sa China, nakikita po natin dito dahil lahat po ay nakasuporta po sa atin sa Pilipinas. Masasabi natin na wala talagang kakampi na ang China at yun nga, sana talaga masanksyon o talagang mabigyan ng parusa ang China sa international law, particularly sa UNCLOS, kasi lahat po ay nilalabag nila at hindi po napuputo ng kanilang pangaharas sa West Philippine Sea. Sobrang active na po talaga nila ngayon na mangharas dyan. Ayaw po talaga tayong tigilan. Ito na nga po, European Union na po to. Ibang level na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Lahat na po ng mga may sinabing leader, talaga makapangyarihan na leader, ay kinakausap ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila po mismo ang nagpupunta sa ating bansa dito sa Pilipinas. No? Talagang sinasadya nila ng personal ang Pangulong Bongbong Marcos para ipahayag ang kanilang pagsuporta sa ating bansa laban sa China. Kung saan ang bansa ay nagpahayag ng pag-asa para sa patuloy na suporta ng European Union sa pagtataguyod ng isang makabatay na mga paraan ng international na kaayusan at tuntunin ng batas, lalo na ang 1982 UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Yes. At ito pa mga kababayan, nagbigay din ang European Union ng 1.2 million euro o mahigit 76 million pesos sa humanitarian aid sa mga pamilya sa lugar na pinakamahirap na tinamaan ng bagyong Bokchoy at Karina noong nakaraang buwan. Maraming salamat po sa European Union, no? At nag-donate sila sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. Solid. Iba talaga ang Pangulong Bongbong Marcos kasi lagi ko pong sinasabi, no, kung hindi po matikas ang ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi friendly at talagang approachable ay hindi po tayo dudumugin ng suporta ng mga malalakas sa bansang iyan. Noong nakaraang taon, ang kabuuang kalakaran ng bansa at European Union ay umabot sa 16.163 billion US dollar na may mga pag-export na nagkakahalaga ng 8.37 billion US dollar at ang pag-import na umabot naman sa 7.78 billion US dollar. Nice. Kabilang sa mga nangungunang export ng Pilipinas at EU ay ang digital monolithic integrated circuits, mga aparatong semiconductor na ginawa mula sa materyales sa batayan ng pagpapadala, langis ng niyog o ang tinatawag nilang COPRA, crudo input at output unit, naglalaman man o hindi ang mga storage unit ng parehong pabahay at mga unit ng imbakan. Samantala, ang nangungunang import ng Pilipinas sa EU ay kinabibilangan ng mga eroplano at iba pang mga sasakyang panghimpapawid, materyales, accessories at supply na nag-import sa isang consignment basis para sa paggawa ng mga dyes, mga gamot, nakakain o entrails or internal organs ng baboy at digital monotonic integrated circuits. Ayun ang maganda pag mayroong magandang relasyon ng dalawang bansa, no? Nagkakaroon ng palitan ng kalakalan o import-export at makikita po talaga natin dito na magkakaroon po talaga ng maraming trabaho. Hindi lang po sa European Union, no? Maraming bansa, Japan, US, South Korea, Vietnam, India, magkakaroon po talaga ng ano yan, ng magandang investment, no? Magkakaroon tayo ng maraming investor mag-invest sa ating bansa. Kaya nga po sinasabi ko, no, sana matupad po yung pangarap nating lahat na hindi na po kailangan lumabas ng bansa ng ating mga kapwa mamamayan para maging OFW. Dahil dito na po tayo sa Pilipinas talagang magtatrabaho at hindi na po kailangan lumabas ng bansa. Para, yun nga, sa pamumuno natin, Pangulong Bongbong Marcos, sana umunlad ng umunlad, no, ang ating mga investor at ating mga investment dito sa ating bansa. Sana dumami ng dumami para hindi na talaga lalabas ng bansa ang ating mga kababayan para lang makahanap ng magandang trabaho at magandang kita. At yun nga po, sana rin po yung iniisip ko rin na sana mapatupad na rin yung nuclear power plant po para yung kuryente po natin talaga ay malaking tipid po. Tayo na lang po talaga ang bansa halos na walang nuclear power plant na magpapatakbo ng ating kuryente. Sana po maituloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang legasya ng kanyang ama na si Apula. Kaya alam niyo naman po sa Bataan, di ba, meron nuclear power plant na hindi na po na ituloy yon. Sana patuloy na po at magkaroon po tayo ng nuclear power plant. Tayo po talaga makikinabang doon. Bababa po ang kuryente natin.
At talagang yung mga saling lahi natin, mga anak natin, sila po ang makikinabang ng husto po sa mga plano na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong 2023, ang mga inaprubahang pamumuhunan sa EU mula sa investment promotion agencies ay umabot sa $13.4 billion. Ooh. Samantala, sa ibang balita, sinabi kahapon din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagpapauwi sa dalawang kasamaan na na-dismiss na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo ay isinasagawa na sa pagkikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Indonesia. Ay, nako. Sinabi ng punong ehekutibo na iuwi ang dalawa sa loob ng isang araw o dalawa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa sideline ng meet and greet with the Filipino Paris Olympians sa Palasyo ng Malacanang kahapon nang hingan ng komento sa pag-aresto kay Cassandra Leong at kapatid ni Alice Go na si Sheila. Si Ong ay iniulat na kinatawan ng Philippine Offshore Gaming Operator or Pogo Hub sa Lucky South 99 sa Pampanga. Sana mahuli na rin talaga si Alice Guo ang balita natin na nasa Indonesia. Sana mahuli na, ma-deport po yan o maipauwi na sa Pilipinas at makulong. Dahil illegal po yung kanyang ginawa, dahil matuturing po natin siyang criminal kasi sa sobrang dami ng kaso niya. Karamihan pa po ng kaso niya ay non-bailable. Kaya sana maswak sa banga na po itong si Alice Guo, dahil isipin niyo, no? Uulitin ko, no? Ang tayo mga ordinaryo mamamayan, pag tayo ay lalabas ng bansa, na karamihan sa atin na upload ng Bureau of Immigration, no? Sinasabi ko nga dati, 'di ba, na halimbawa yung natapat sa yung Bureau of Immigration officer ay nag-away sila ng kanyang jowa. O nag-away ng asawa. Ibubuntong sa iyo, no? Malas-malas mo ibubuntong sa iyo yung kanyang galit at talagang uusisain ka. Lahat na po ay hahanapin sa iyo. Pati annual mo sa school, diploma, lahat na hahanapin sa iyo. At pagdating ng huli ay ikaw ay ma-upload. Sa mga hindi po nakakalam ng ibig sabihin ng upload doon, sa mga hindi pa po nakakalabas ng bansa, ay hindi ka papayagan na bumiyahe na papuntang ibang bansa. Ibig sabihin po noon ay makakansela po ang iyong flight. Samantalang itong sina Alice Guo po ay talagang nakaalis ng bansa ng ganun-ganun lang. At hindi nga po dumaan yan sa process, no? Ni hindi nga siya nakagip doon sa camera, no? At talagang bila nakapunta na lang ng Indonesia. Ganun kat hindi. Kaya po sobrang sampal po sa ating mga normal na mamamayan yan, no? Yung nangyayari niyan, no? Parang dito natin nakikita na kapag may pera, alam nyo na. At kapag wala kang pera, alam nyo na din. Kaya sana mahuli talaga yung mga kriminal na yan, lalo na yan si Alice Guo, dahil hindi po tama ang kanyang ginawa at sobrang maling-mali po talaga na sila ay lumabas ng bansa dahil meron po silang kaso. Sinalakay ng mga otoridad noong July. Nauna nang inutusan ng Office of the President, ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs na pangasiwaan ang pagkansila ng mga Philippine passports na ibinigay kina Go, ang mga kanyang kamag-anak na sina Wesley Leal Go, Sheila at Ong. Nauna nang nanindigan si Pangulong Marcos na mananagot ang mga tauhan ng gobyerno na tumulong sa pag-alis ni Go at ang kanyang mga kasama. Yari kayo ngayon. Ito po yung sa akin, no? Kailan lang po nagsalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sabi niya, heads will roll. Ito na nga po, nahuli agad yung kapatid ni Alice Guo, no? At sana masunod na nga talaga yung mahuli yung si Alice Guo dito, no? Kasi talagang siya ang main talaga na dapat ang mahuli dahil siya talaga yung may kaso. Umalis daw ng Pilipinas si Go noong July 18 gamit ang kanyang Philippine passport. Lumipat siya sa Singapore at pagkatapos ay naglakbay sa Indonesia. Dapat masibak dyan yung nag-approve kay Alice Go na BI. Yung Bureau of Immigration Officer na yan. Kasi sa atin nga, di ba, ang higpit-higpit ang immigration eh. Tapos kay Alice Go, ganun-ganun lang. Isipin nyo, may kaso yun. Kilalang-kilala yung pagbumuha niya ng buong sambayanan natin. Tapos nakaalis. Tayo eh, clear na clear lahat, di ba? Isipin nyo, lahat. May papel ka, may visa ka, lahat eh. Hinahanapan ka na, wala na lang yung ninuno mo pa ng mga ID. Di ba? Pinapakita mo na in-upload ka ng BI. Di ba? Unfair. Sobrang unfair, no? Sana mahuli na talaga si Alice Guo. At para sa update ng balitang ito, mga kabayan, tuluyan na ngang nakabalik ng Pilipinas sila Cassandra Leong, yes, at Sheila Go matapos maharang ng mga otoridad sa Indonesia. Sila ngayon ay kasalukuyang sumasailalim sa inquest proceedings ng Bureau of Immigration bago sila sumalang sa NBI. Ngayon, mayroong may extra
Baka nagtataka kayo ba't meron kaming extra event after umating na yung mga ibang media. Ay dahil, nung nagpa-reception kami dito, wala sila nagpagyahe. At nagkabig sa huli na yung pagkasabi sa kanila, hindi na sila napawin. Kaya sabi namin, pareho naman yung kanilang pinaghirapan. Yes, sa isama rin natin dun sa lahat ng mga pagtanggap sa ating mga Olympian. Hindi ba yung mga golfer to eh, diba? Ito yung yung merong... Wala silang uniform eh, kung naalam niyo yun, di ba, na nilagyan na lang ng scotch tape yung ano nila. Nagkaroon lang ganun eh, ng, sa Olympic Committee. Kaya ito nga, sobrang nakakabilib sa isipan ko ng Bongbong Marcos, no? Kahit na huli na sila, talagang ginawaran pa rin nila ng ganyang ceremony o ganyang pagtanggap o pagsalubong. Kasi pare-parehas nga naman, tama yun, no? Kaya palakpakan natin ang paunong Bongbong Marcos, no? Tama nga naman, lahat po nagbigay ng karangalan sa ating bansa kahit na po hindi po sila nanalo sa Olympics. No? Nakikita po natin talaga yung puso ng ating Paunong Bongbong Marcos. No? Kahit na talagang, at tapos huli pa sila, no? Huli silang dumating at may kontrobersya talaga na isiniwalat to, no? Itong Pinay golfer na to, na wala nga silang uniform, na hindi sila nabigyan ng uniform noon. Pero kitang-kita niya naman na parehas ang treatment ng Pangulong Bongbong Marcos. Sayang na, hindi din lang putin yung parada. Pero at least lahat na, yes. Everything else nagawa na. So, we're happy, we're able to do something extra. But there's something we did like today to the first one. Okay? Nice one. Basta ang birthday niya, ano pong regalo ninyo, paano po na-spend yung birthday niya? Ang birthday, laging ang first lady. Pag birthday niya, nagtatago lagi. Gusto niya tahimik lang. Kaya yung party niya was last Thursday pa. Nag-birthday party na siya. Para makalis na siya, pamakasya na siya. So, that was, galing na ako dun, we came from Baguio. We stayed in Baguio for her birthday. Very quiet, family lang. Anong regalo niyo sa kanya? Tanong mo lang sa kanya, baka gusto niya ipakita sa kanya. I'm sorry? Pagkawin niyo po, isang ako. Yes, yeah, well, you know what I know. That they were intercepted in various places, Singapore and Indonesia. Yes. And we are now... Nakita niyo yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos? Grabe na bilang nag-ship yung itsura ng mukha niya. Kanina ngumingit yung ngayon bilang seryoso kasi iba na yung topic. Nung galing. Ang galing nung shifting nung ano niya, yung emotion, no? Kasi, hindi birong kaso kasi itong sa mga pamilya ni Anis Guo at kay Anis Guo, no? Galing. Various places, Singapore and Indonesia. And we are now... we, of course, in coordination with the Indonesian government and their agencies, arranging for them to be brought back. So, siguro within a day or two, maybe. Yeah. Okay, thank you. Ngayon lang po natin ang gawa ng reaction video. Napakagandang video na ni Jing No Boundaries. Kung gusto nyo mag-subscribe sa kanyang channel, nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo. Don't forget to subscribe sa kanyang channel. Like this video, nabubulol na po. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye!